Sa mga panahong ito na kung saan ang mundo ay magulo, may mga giyera, may mga pagbaha, climate change, may mga kanya-kanya tayong mga problema na hinaharap, kailangan natin ang mabuting balita, ang salita ng Diyos upang magbisan ang mga karamdaman, ang mga sakit ng kalooban na dinadala natin ngayon. Sa mga oras na ito, hayaan natin live na magbigay ng pagpapagaling spiritual ang Diyos. Sama-sama tayong manalangin, magnilay ng mabuting balita. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Maraming salamat Panginoon sa pagkakataong ibinibigay mo upang kahit sa online, social media, ay makarinig kami ng Everyday Gospel na maituturing po naming pagkain spiritual. Nawa sa oras na ito, ang Espiritu mo at ang Espiritu namin ay magkaisa upang magbigay mo po kami ng pagkaunawa ng wisdom, my Lord, upang maunawaan ang iyong mensahe. At bago po tayo magpatuloy, tayo po humingi ng kapatawaran sa ating Ama. Sapagkat sa mga nakalipas na oras, tayo'y nagkasala. Ama, lumalapit sa iyo ang iyong abang lingkod. Ako po ay humihingi ng paglilinis at humihingi ng kapatawaran sa aking mga pagkukulang at kasalanan. Linisin mo po ako sa mga oras na ito. Kayo mo lamang akong daluyan, instrumento ng iyong mensahe. Sapagkat kahit ako po ang nagsasalita, ay nakikinig din po ako sa iyong mga bagay at mga bagay na dapat namin gawin. Ama, ang karunungan ay pinangako mong ipagkakaloob mo sa mga taong susunod sa iyo. At yan po ang aking hinihingi. Isang karunungan na nagmula ang kamukha o katulad ni Haring Solomon. Ganyan din, Lord, ang discernment and the fruit of the Holy Spirit. Lord, ikaw po ang gusto kong maitaas sa Facebook Live na ito. At ngayon din po ang dalangin ko sa mga makakarinig ng Wednesday Gospel. Panginoon, alam po man ang kanilang dinadalang sululanin, mabigat po man ang kanilang kalooban sa mga oras na ito, hayaan mo ikaw, Lord, ang magbigay ng isang kagalakang nagmumula sa iyo. More than the body, but the soul and the spirit ang mahalaga sa aming buhay, Panginoon. Magpagaling ka sa live, na Facebook live na ito, anuman ang sakit, anuman ang mga karamdaman, in Jesus' name. Come Holy Spirit, we need you. Come Holy Spirit, we pray. Ang lahat ng ito'y dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah.
Mga kapatid kong minamahal kay Kristo, ang mabuting balita ay kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, darakpin kayo't uusigin. Kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin, ay iharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang iyong kalooban. Huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili. Sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanalo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kapag-anak at mga kaibigan. At ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay walang hanggan. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nawa sa mga oras na ito ay sumain niyo ang kapayapaan ng ating Diyos. Welcome po sa Word of God Daily Gospel, na kung saan ang layunin po ng Facebook live na ito ay palaganap ang mabuting balita. Everyday through Facebook Live. And of course, ako po si Sister Angelica, isa po akong Katoliko. At ang Facebook live na ito ay simula po po noong August 5, 2019. Sa awa ng Panginoon, through thick and thin, maraming pagsubok din ang ginanas ng Facebook live na ito, but ito pa rin, nandito yung mga lingkod na instrumento lamang ng Panginoon. So, pare-pareho po tayo nakikinig sa message ni Lord, at pare-pareho po tayo gusto ng Diyos na magnilay, sapagkat ang gospel po ngayon ay maganda. Kumbaga, maaaring tamaan tayo ng gospel na ito, pero magpasalamat tayo sa Panginoon. And of course, ang gospel ngayon, Wednesday Gospel, November 29, 2023, at ang pagbasa po ay nagmula kay San Lucas, chapter 21 verses 12 to 19. Bali part 2 na po to, kasi kahapon po yung part 1 tungkol sa ang pagkawasak ng templo ngayon, at saka itong part kahapon yung part ng mga kahirapan at pag-uusig na darating. So ngayon po ito po yung karuktong, bali pinaka part 2 po ng gospel. And alam naman po natin na ang Diyos ay hindi naman bababa sa harap natin para siya yung mangaral. Ginawa na po yun ng Panginoong Jesus. So, gamit siya ng mga tao, kamukha ng ginawa niya noon na nagpadala siya ng mga propeta, nagpadala siya ng mga hari, mga mangangaral, hanggang sa dumating na ang kanyang buktong na anak, ang kanyang pinadala, upang maging daluyan ng mensahe ng Diyos. So sa panahon natin ngayon, may mga pare, madre, preachers na ginagamit ang Diyos para idaan yung kanyang mensahe. So mag-concentrate po tayo sa message ni Lord, hindi po yung sa nagsasalita. Kasi lahat po tayo makasalanan. Yung nagsasalita, makasalanan. Yung nakikinig, makasalanan. So, isang banal na Diyos ang maghanda ng piging na life sa oras na ito para sa atin. Kasi mahal tayo ng Panginoon. Madalas nakakalimot po tayo. Madalas kapag tayo po ay may problema, nakakalimutan natin ang Diyos. Focus po tayo sa problema. Kaya kailangan na ituring natin na ang mabuting balita ay parang isang pangaral na isang ama na totoong nagmamahal po sa atin. So, balikan po natin muli ang mabuting balita. So, sa ating mga Katoliko,
Natandaan ko kasi nung nagsimba po ako ng Sunday, sabi po ng pare, sa Wednesday, November 29, 2023, magsuot kayo ng pulang damit. Either t-shirt, basta pula. Bakit ba tayo pinagsusuot ng pulang damit? Anong ibig sabihin to? Kasi today is Red Wednesday. Red Wednesday. Siyempre yung mga kulay, di ba, may mga ibig sabihin yan. Yung pagputi, busilak, pagpula, pag-ibig, o paggalit ka, kulay pula. May mga kanya-kanya ibig sabihin. Naalala ko tuloy yung election, no? Kapag ka kulay pink kay Lenny, kapag kay BBM, di ba, ano na yung kulay. So, minsan yung kulay, yung makita mo lang, merong ibig sabihin. At ano ba favorite yung color? Amen? So, kanya-kanya tayong ibig sabihin dyan. Pero, sa Catholic faith natin, ang Red Wednesday ay tumutukoy sa tawag ito, sa mga santo, sa mga saints na nagsakripisyo ng kanilang buhay, nagbuwis ng kanilang buhay, nagbubo ng kanilang dugo. Tama, red means dugo. Kasi itong mga saints na to ay talaga namang ibinigay nila ang kanilang buhay para lamang ipagtanggol ang kanilang pananampalataya. Kamukha ni San Lorenzo Ruiz na talagang yung hirap na inilubog siya sa malaking tawag doon, malaking plangga, timba, no? O drum ng patiwarik na nakatali yung kanyang paa, tapos inilubog yung ulo niya doon sa malaking drum na puno ng tubig para siya ay pilitin lamang na umalis na sa paniniwala sa Panginoon. Ano siya? Itaboy na niya yung paniniwala niya sa Diyos. So, kung tayo nasa katayuan ni San Lorenzo Ruiz, kaya ba natin yon? Madali lang naman sabihin na, sige, talikuro mo na yung pananampalataya mo kay Kristo. Malis ka na bilang Katoliko. Kasi kung hindi, ilulunod kita. So, it's between physical pain and spiritual ang pinag-uusapan doon during ng persecution ni San Lorenzo Ruiz. Pero dahil napakalaki ng kanyang faith kay God, hindi siya nagpatalo. Para sa kanya, mamatay na ang kanyang katawang lupa, maparusahan at makaranas na siya ng sakit physically, pero hindi niya ide-deny si Kristo. Hindi niya ide-deny ang kanyang pagmamahal sa kanyang pananampalataya. Grabe, ang mga santo, no? Yung kanilang buhay, ibibigay nila lahat sa Diyos. Ilan pa kaya sa panahon na ito ang kayang magbigay at mag-alay ng kanyang buhay para sa Diyos? Samantalang ang Panginoong Jesus, ibinigay ang kanyang buhay, ang kanyang dugo, para ugasan ng ating mga kasalanan. Sa ating mga walang niya, sa ating mga makasalanan, sa ating walang sawang pagbibigay ng sakit sa kalooban ng Diyos. Pero dahil sa dakilang pag-ibig sa atin ng Ama, pinigay niya yung kanyang buktong na anak. Upang sino mang sumampalataya dito ay hindi mapahamak, pagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? So alam na natin kung bakit tayo pinagsusuot ng red, no? Tungkol yan sa dugong inialay, buhay na inalay ng mga santo. Ngayon, sabi nga po dito sa mabuting balita, ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, darapin kayo't usigin. Pag-uusig sa ating buhay, mga kahirapan na nararamdaman natin. So, huwag muna tayo punta sa ating buhay, no? Yung in general, marami ng kahirapan sa mundo. Habang tumatagal, pataas ang mga presyo ng mga bilihin. Habang tumatagal, lumiliit ang value nung sweldo mo, dagdag ng dagdag yung mga expenses, pero yung sweldo andun pa rin. Manonood ka ng TV, makikita mo mga samahan ng mga driver, jeepney driver na nagkakaisa na magtaas ng pamasahe,
nandiyan tataas yung mga taxes, lahat tumataas. Amen. Kahirapan ng buhay sa panahon na ito. Kaya nga hindi madali mag-asawa sa panahon na ito eh, kasi napakahirap ng buhay. Diaper, magkano na? Gatas ng baby, magkano na? Amen. Lahat ng bagay dito binibili. Lalo na sa Maynila. Hindi ka mukha ng panahon natin, no? Panahon ng mga lolo at lola natin. Sa kapitbahay mo lang, makakita ka ng kalamansi, pwede mo lang hingin eh. Eh dito, ultimo dahon ng sili, binibili. Kangkong, binibili. Mahirap na talaga ang buhay. Amen. Kung hindi ka magtatrabaho, minsan hindi ka pa magkakaroon ng extra ng trabaho, hindi mo mabibili yung gusto mo, hindi mo makukuha yung mga pangarap mo. Ano pa ang mga kahirapan na nakikita natin dito sa mundo? Simple, minsan mahirap mag transportation. Pupunta ka mo, galing kang mula ka Bulacan, punta ka sa Maynila. Minsan hirap-hirap ka magkaroon ng ano, pagbiyahe sa traffic. Iinit yung ulo mo. Lalo na, wala ka naman sasakyan, nag-ano ka lang. Amen? Ang daming kahirapan ngayon sa mundo. Ano pa? Yung hirap ng sa kalusugan. Sa kalusugan natin, maraming tao ang nahihirapan dahil sa sakit. Diabetes, high blood, cancer. Minsan kahit simpleng sakit ng ulo eh. Naranasan natin yung mga physical pain na talaga nagpapahirap sa atin bilang tao. At kung hindi talaga tayo malakas ang loob, susuko tayo eh. Amen? Kamukha nung pandemic. May mga nagpakamatay dahil sa sobrang stress, na-depressed, nawala ng trabaho. Amen. Mga pag-uusig. Ano yung mga pag-uusig na in general nararanasan natin? Yung hinuhusgahan ka ng kapwa mo, kahit hindi naman talaga ikaw yun. Mga pag-uusig na minamaliit ka ng kapwa mo. Amen. Pero, yan yung mga halimbawa na masasabi nating mga physical pain na naranasan natin sa mundo, na kung tutusin, nakafocus tayo doon. Kaya madali tayong umaray. Amen? Kasi tayo ay natural na makalaman, makasalanan. Yun nga lang konting mapasok ka eh, sa isang mainit na kaldero. Diba, ang bilis ng reaction ng katawan mo? Amen? Yun nga, sumakit yung ulo mo eh. Para bang masakit na buong katawan mo. Sakit ng kalingkingan, damdami, dinadamdam ng buong katawan. Mga physical pain na alam natin na meron agad reaction yung ating katawan. Amen? Yung bang tipong may nasugatan ka, nahiwa ka habang ikaw ay nagluluto. Aray. Pero sabi nga ng mabuting balita na darating ang panahon na kailangan talaga nating maging matatag sa mga kahirapan na hinaharap natin dito sa mundo. Nang higit pa sa mga physical pain na nararanasan natin. Kasi nakafocus tayo dun eh, kaya mabilis tayong bumigay, mabilis tayong mamroblema. Kasi nakikita natin yung pain, nararamdaman natin. Sabi nga ng Panginoon, kailangan mabuhay tayo not by sight, but by faith. Kasi kung mabubuhay tayo by sight, ang daming pwedeng nakakainis sa paligid natin. Minsan maliit lang na bagay, madaling mag-init ang ulo natin. Kaya kailangan laging busog yung sasalita ng Diyos, yung ating spirit. Upang sa ganun, pag dumadating yung mga physical pain, pag mas malakas tayo spiritually, actually, kailangan mas malakas tayo spiritually para pag dumating yung physical pain, kinakaya natin sa tulong ng Diyos. Eh kung weak tayo spiritually, pag dumating yung mga physical pain, mga pag-uusik sa atin physically, bibigay tayo kaagad. Kasi napaka-weak ng foundation natin. Sino ba ang foundation natin para maging malakas sa mga pagsubok? Ang pagtitiwala natin sa Panginoon. Ang pagtitiwala natin sa Diyos. Eh kung wala yun, kung magtitiwala lang tayo sa sarili nating lakas,
magtitiwala lang tayo sa sarili nating gusto. Tinuturn natin ang ating mga problema into something na mga bagay na panandalian lang. May mga iba, pag may problema, pupunta sa mga beer house, umiinom, nagsusuga, nagbabarkada, minsan nagda-drugs. Solusyon yan, pansamantala lamang. Para makalimot, sandali lang. Pero after that, balik ulit sa dati. Ang gusto ng Panginoon, yung remedy o lunas na pangmatagalan. At yun nga, yung ating kailangan magkaroon tayo ng spiritual strength. Napakahalaga sa buhay natin bilang santao na tayo malakas spiritual. Sapagkat yan naman dapat ang alagaan natin sa tulong ng Panginoon, yung ating kaluluwa eh. Sapagkat sa mga oras na ito, nagtatrabaho si Satanas, double time, triple time. Gusto niya marami siyang maisamang kampun sa impyerno. Amen. So, para sa atin, ang buhay dapat alam natin yung purpose natin dito sa mundo. Bakit ka naging doktor? Bakit ka naging engineer? Bakit ka naging teacher? Just to teach others? Para gumawa lang ng bahay? Para lang manggamot ang may sakit? Hindi! Ang purpose natin is to glorify God kung ano mang meron tayong profession ngayon. Magpatotoo na ang Diyos ang nagbibigay sa atin, nagsusupply sa atin ng katalinuhan. Kaya natapos mo yung kurso na yan. Pero beyond that, more than that, sa katalinuhan, hindi lang talino ang gustong makita sa atin ng Diyos pag dumadating yung mga problema na sa ating buhay, kundi wisdom. Amen. At dahil sa akin ay iharap kayo na sa mga hari at mga gobernador, itong pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Kapatid, kailangan pa ba tayong iharap sa presidente, sa gobernador, sa senador, sa sikat na artista? Para mapatunayan natin na si Kristo ay nabubuhay sa atin. Ang nagpapalakas sa atin kapag tayo ay may problema. I can do all things through Christ who strengthens me. Wala kang hindi magagawa. Walang imposible sa Diyos. Kung tayo, lahat ng bagay na gagawin natin ay sa pamamagitan ni Kristo. Na kung lahat ng ginagawa natin, yung tinitingnan natin na ginagawa natin to, hindi para sa tao. Nagtatrabaho ka, hindi para lang may mapakain ka sa pamilya mo, na naglalaba ka para lang may masuot kayo, na nagluto ka para may makain ka. Hindi. Because you do anything and everything, even little things, hinahandog mo sa Diyos. Amen. Paano tayo nagpapatotoo sa Panginoon sa panahon na tayo nahihirapan at tayo inuusig? Baliktad eh. Kapag tayo ay nakakaramdam ng kahirapan at pag-uusig, imbis na nagpapatotoo tayo sa Panginoon, hindi nakikita ang Panginoon sa atin. Nakikita sa atin ang bigat ng problema. Nakikita sa atin yung kahinaan. Dapat hindi na tayo mahina sa mga panahong ito. Dapat meron na tayong kalakasang espiritual. Because Jesus Christ is a victorious God. Alam natin na kapag si Kristo ay nasa atin, sino ang laban sa atin? Eh, kakampi natin ng Diyos eh. Sino pang lalaban sa atin? Kaya lang tayo patuloy na bumibigay sa mga problema sapagkat sinosolve natin to sa paraan na gusto natin, na sa palagay natin makapagbibigay sa atin ng panandaliang solusyon. Amen. Ang Panginoong Jesus mismo, buhay na patotoo, na kinaya niya na harapin lahat ng mga kahirapan, lahat ng mga pag-uusig, sa panahon na siya'y nagkatawang tao. Anak siya ng Diyos. Puno siya ng wisdom. Nagpapagaling siya ng mga may sakit, nagpapalaya sa mga demonyo, bumubuhay ng mga patay. Pero anong tingin sa kanya ng mga tao?
Hindi lahat naniwala sa kanya. Ang masakit kung sino pa yung mga tauhan o bumubuo ng pananampalataya, ang mga pariseo, saduceo, mga dalubhasa sa kautusan, yung paong nagpe-persecute sa kanya. Yung pa yung kunyaring kumakaibigan sa kanya, pero ang reason nila, gusto nila laging hulihin, masilo ang Panginoon sa kanyang pananalita. Pero sumuko ba ang Panginoon? Hindi. Kahit minsan hindi natin narinig na nagreklamo ang Diyos. Kahit minsan hindi natin narinig na nagreklamo ang Panginoong Jesus. Hindi niya sinabi sa kanyang Ama sa langit na, Lord, ano ba to? Gumagawa na nga ako ng kabutihan. Pinapagaling ko na nga mga may sakit. Sinasabihin pa nila ako na ang kapangyarihan na mayroon ako ay mula kay Belzebul sa mga prinsipe ng demonyo. Alam mo yun, yung bang sa 10 bagay, mga bagay na ginawa mong tama, magkamali ka lang isa, nakafocus doon sa mali mo. At yung shift na ginawa mo, baliwala na. Hindi mo masakit yun? Mag-uusig yun? Nagpapahirap sa kalooban natin? Pero tayo nabubuhay dito hindi para sa ating sarili. Dapat nabubuhay tayo para sa Panginoon, para sumunod sa kanyang mga utos. Kasi ang trabaho ng Diablo, sirain, wasakin, patayin ang relasyon natin sa Diyos. Ang trabaho naman ng Panginoong Jesus, bigyan tayo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. So, masaya ba tayo sa buhay natin ngayon? Kaya tayo hindi nagiging masaya sa buhay natin ngayon, kulang tayo sa pagpapasalamat sa Diyos. Kapag tayo ay may problema, dapat mas lalo tayong nagpapatotoo sa Panginoon. Hindi mo kailangan maging preacher, hindi mo kailangan maging pare, madre, para magpatotoo sa Diyos. Action speaks louder than words. Ang makita sa buhay mo na kahit inaapi ka ng kapwa mo, hindi ka lumalaban. Minura ka ng kapwa mo, hindi ka nagmura. Hindi ka gumante. Pagpapatotoo yan. Yung kahit ginagawa ka ng masama ng kapwa mo, tahimik ka lang sapagkat alam mo na ang Diyos ay hindi natutulog. Alam mo, ang Diyos ay nakikita niya yung ginagawa sa iyong masama. Kaya diba, ano sabi ng Panginoon, ibigin mo ang iyong kaaway. Ipagdasal mo sila. Huwag mo silang i-persecute. Huwag mo silang husgahan. Lahat tayo makasalanan. Actually, habag na habag nga sakit sa atin ng Panginoon eh. Akala natin, bumibilib tayo sa Panginoong Jesus na kapag nakapagpagaling siya ng bulag, nakakakita. Hindi ba isa miracle? At sa panahon natin, minsan nga may makita lang na image sa pader, sa puno. Miracle sa atin, punas-punas na eh. Diba? Hindi naman yung pagpunas sa santo o nakakagaling, kundi yung faith natin eh. Kaya nga sabi ng Panginoon Jesus, pagkatapos yung magpagaling, ano sabi niya? Pinagaling ka ng yung pananampalataya. Isang pagpatutuo yan. Sa ating buhay, kailangan alam natin, malakas yung pakiramdam natin kapag tayo ay nanghihina na. Actually, hindi naman tayo nag-isa kahit kailan eh. Maaring iwanan tayo ng ating pamilya, ng ating mga kaibigan, lahat na. Iwanan na tayo. Pero hindi tayo nag-isa kahit kailan. Andiyan ang Diyos. Hindi lang natin napapansin kasi hindi natin siya nakikita eh. Kasi naniniwala tayo sa kasabihang to see is to believe. But we have to believe before we see the goodness of Christ. Kailangan nating maniwala muna bago natin makita kung gaano kabuti ang Diyos. Si Kristo ay mabuti, banal. Ino-offer niya lagi ang kanyang sarili, ang salita ng Panginoon. Ito ang gamot sa mga problema natin, ang relasyon natin sa Diyos. Kaya tayo hindi, walang peace of mind, kaya tayo nalulungkot. Kulang na kulang tayo sa relasyon sa Kanya. Kaya pag dumadating yung mga pag-uusig at paghihit, mga kahirapan, hindi tayong bumibigay. Alam mo yung sinasabing, di ba meron tayong tinatawag, ay, sinong best friend mo? Sinong best friend mo?
Kasi alam natin na yung best friend, minsan, yun ang napagsasabihan natin ang mga problema natin. A friend, a shoulder to cry on. Tao lang yan. Nagkakamali rin. May sarili din problema. Pero kailan mo sasagutin na, who is your best friend? My best friend is Christ. My best friend is God. Because we can tell anything and everything sa Diyos, sa presensya ng Diyos. Na kapag nalulungkot ka, sa Diyos ka kumakausap. You have time for God. Ang pagdarasal, napakahalaga. Lalo na sa panahon na nadadown na tayo. Because God will comfort us. Ang salita ng Diyos ang magpapagaling sa mga puso natin na sasugatan. Kasi ang salita ng Diyos, hindi sinungaling. Yung best friend mo, baka mamaya magbigay pa yan ng advice na mapahama ka eh. O baka mamaya ang advice na ibigay sa'yo, makamundo. But the Word of God is the perfect remedy. At mapalad. Mapalad na may tuturing, sabi nga ng Panginoong Jesus, yung nakita siya, spiritually, not physically. Naniniwala, kahit hindi pa nakita. Amen. Yung bang tipong may problema ka ngayon, pero naniniwala ka sa tulong ng Panginoon, kakayanin mo to. At wala namang problema na hindi na-solve. Wala namang problema na hindi natapos. At baka mamaya, yung problema mo ngayon, meron kang kapwa-tao na mas higit pa yung problema. Pero matatag, dumalaban sa buhay. Amen. May mga tao na punta ka ng hospital, makikita mo may mga taong naka-oxygen. Kailangan magbayad ng pera para bilhin ng hangin, para makahinga ng maayos. Punta ka ng hospital, makikita mo may mga batang ilang buwan pa lang, pero katakot-takot na aparato na ang nakalagay sa katawan. Subukan mo pumunta ng hospital para makita mo. Para makita mo ang realidad ng mundo, kung gaano ka pa rin kaswerte. Na yung problema mo, napakalit lang pala. May mga tao palang naghihingalo na at humihingi pa ng chance sa Lord na bigdugtungan pa ang kanilang buhay. Pero tayo buhay pa, malakas pa. Pero nakafocus tayo sa problema natin. Tayo nakafocus sa Diyos. Punta ka ng hospital para makita mo na may mga taong walang pera. Kailangan nila ng pera para magpa-opera. Amen. Sometimes, hindi sa pagko-compare ng buhay mo sa buhay ng iba. Kundi makita mo na meron ka palang dapat ipagpasalamat sa Diyos. Kung ayaw mo pumunta ng hospital para makita mo mga kahirapan, mga pag-uusig na nakikita, na makikita mo sa iyong kapwa, punta ka na sementeryo. Doon tahimik, makakapagnilay ka. Makakapagnilay tayo. Para maisip mo kung gaano pa rin tayo kapalad, buhay pa tayo. May chance pa tayo magbalik loob sa Diyos. Punta ka na sementeryo para ma-realize natin na yung mga taong namatay na hindi nagbalik loob sa Diyos ay maaaring mahusgahan sa impyerno. Amen. Kung minsan, nagkakaroon tayo ng self-pity. Gusto yan ng Diablo. Pero hindi yung gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos ay taglayin natin sa panahon ng kahirapan na pag-uusig ang mga bunga ng banal na Espiritu. The love, the joy, the peace of mind, the self-control, the kindness, the goodness. Amen. Paano ba tayo humawak ng problema natin? Hinahawakan ba natin ng tayo lamang? Mabigat yan. Amen. Kaya nga may Diyos eh. Kaya nga, may faith eh. Yung naniniwala ka, kahit hindi mo pa nakita. Amen. Ano po sabi dito sa mabuting balita? Ipanatag ninyo ang iyong kalooban. Huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaan ng sino man ang iyong mga kaaway. Tayo, minsan, nawawalan tayo ng peace of mind kapag nandiyan na yung problema. Pag may mga bagay tayong kinaiinisan.
nawawala, nananakaw. Pero sabi ng Panginoon, huwag tayong mabalisa. Yan ang isa sa mga tool ng tiyablo, yung mataranta tayo, yung mabalisa tayo, lalo na pag may problema, yung mataranta ka. Kapayapaan ang dulot sa atin ng Panginoon, hindi pagkabalisa. Amen. Kapag ikaw ay nasa Panginoon, may mga masasabi ka na hindi mo naman talaga dati sinasabi. May mga ginagawa ka hindi mo naman dating ginagawa. Ikaw ba yon? Hindi, si Kristo yun. Kasi ano man ang kabutihan na gawin natin, we don't have the right to say na mabait ako, righteous ako. Hindi. Kasi, kapag gumagawa tayo ng kabutihan, ang Banal na Espiritu ang nag-work sa atin. Magawa tayo ng kabutihan, tumutulong tayo sa ating kapwa. To glorify God, hindi to glorify ourselves. Hindi yung parangal, papuri mula sa kapwa. Ang reward dapat na meron tayo ay yung reward ni God. Katiwala lang naman tayo, di ba? Temporary lang naman ang buhay. Sayang naman ang buhay. Enjoy life. Nasaan na nga lang tayo mabubuhay? Sayang naman tong November 29. Kung napuno lang ng kalungkutan, tapos kinabukasan, malungkot ka na naman, susunod. Sayang! Nasaan lang tayo mabubuhay? Alam nyo, ang problema is a matter kung paano natin hawakan. Paano natin alagaan. Kahit anong kakatindi ang problema ng isang tao, if you choose to be happy, no one can take away that. Kahit kano kabigat ang problema mo, kung gusto mo maging masaya, walang makakanakaw niyan. Choice mo yan eh. Pero kahit asayin na lahat, mayaman ka, sikat ka, tanyag ka, mayaman ka, pero malungkot ka pa rin, choice mo pa rin yan. Kaya nga diba, may mga taong sikat, nagpapakamatay pa. Bakit? Kasi hindi naman kayamanan ang basihan ng kasiyahan ng tao eh. Ibig sabihin, masaya ka lang kasi may pera ka. Hindi yun ang basihan. Ang tunay na kaligayahan ay nababase sa relasyon natin sa Panginoon. Kung paano tayo nagtitiwala sa Kanya. Oh Lord, ha, ito po yung problema ko ha. Pero alam ko, kakayanin ko to kasi kasama natin ang Panginoon eh. Yun nga yung sinasabi ko sa iyo, hindi security ng pera ang makakapagbigay sa atin ng security na magiging masaya tayo. Kailan pa tayo magiging masaya? Ibig sabihin, ang kasiyahan natin na babase sa kapwa, sa pera, ay magiging masaya ako dahil sa ibang tao, magiging masaya ako dahil may pera ako, magiging masaya ako dahil mayaman ako. Hindi. Ang tunay na kaligayahan, nagsisimula yan sa sarili natin. Because the greatest love of all, o, kanta yun, no? Ni Whitney Houston, is easy to achieve. Learning to love yourself is the greatest love of all. At kapag mahal mo ang iyong sarili, pwede kang magbigay ng pagmamahal sa kapwa mo. Ng peace of mind sa kapwa mo. Pero kung sa sarili mo pa lang, punong-puno ka ng hirap na hirap ka na, ultimo, ito bang masama ah? Kung ikaw pa mismo sa sarili mo ang umuusig, eh yung usigin ka nga ng kapwa mo, masakit na sa ego eh, sa pride eh. Eh paano pa kung ikaw pa yung mismo umuusig sa sarili mo? Yung dinadown mo yung sarili mo na wala akong kwentong tao, na malungkot ako, na ganito ako, self-pity. Nangyayari. Dito magpapalakas ng loob sa'yo kung ikaw na mismo ang masama yung tingin mo sa sarili mo. Pangit ang sarili, pangit ang tingin mo sa mukha mo o sa ugali mo. Amen. Walang taong, walang nilikha ang Diyos sa pangit. Lahat tayo maganda at gwapo. Yung kalooban natin ang tinitingnan ng Panginoon. Kasi yung ganda, lilipas naman niya eh. Amen. Sabi nga, kung ano yung kahinaan natin, gawin natin kalakasan. Amen. Hindi naman, wala namang lika ang Diyos sa perpekto eh. Pero dapat makita natin na meron at merong binigay ang Diyos sa atin. Na dapat natin pagpasalamat. At yung kahinaan natin, mahihiyain tayo, ano may mga kahinaan natin, doon tayo humugot ng kalakasan. Ibig ko sabihin, gawin natin kalakasan. Ibig na mahihiyain ka,
I-turn mo into yung maglumakas yung kalooban. Amen? Pag-uusig spiritual talaga ang problema natin sa mga panahon na ito. Hindi yung mga physical na problema. Kasi, kaluluwa natin ang nadadamay, ang at stake kapag hindi tayo matutong lumaban sa katotohanan. Amen. Sometimes yung pagiging tahimik, minsan the best pa yan eh. Bakit? Galit ka, manahimik ka. Kasi kapag galit ka at nagsalita ka, the more you talk, the more mistake. Eh kung tahimik ka, pagdasal mo. Sabi ko nga sa inyo, pag nandun yung temptation, magdasal kayo ng Our Father. O kaya, abagi noong Maria. Diba, imbis na nakafocus ka doon sa problema, sa emotions mo, natuturn into prayer. Amen? Yung mabuting balita natin ngayon, dinidevelop sa atin yung pagtitiis, yung pagtsatsaga, kasi kulang daw tayo dyan, sabi ng Panginoon. Yung bang tipong konting aray, aray na talaga, konting sakit, aray na kaagad. Napagtagumpayan ng Panginoong Hesus eh, ang lahat ng pag-uusig at kahirapan. Ibig sabihin, kaya din natin. Kailangan lang natin talagang sumuko sa Panginoon. Kasi, hindi pwedeng maging lingkod ng Diyos ang sino mang mas nagmamahal ng buhay niya na higit sa Diyos. Na nagmamahal ng higit sa Diyos sa kanyang mga magulang, anak, asawa. Hindi pwedeng maging alagad ng Diyos yung mga taong hindi nagpapasa ng kanilang sariling krus. Kailangan nating limutin ang ating mga sarili. Forget ourselves for the sake, for the glory of God. Alam mo yon yung tipo nga, mahal na mahal mo taong to, gagawin mo lahat ng sakripisyo just to make him or her happy. Tao yan, ha? Hindi na ano, dapat ganun sa Panginoon. Kasi kahit gano'ng kamahal mo ang asawa mo, kahit gano'ng ka-faithful sa iyo yan, time will come na kukunin ng Diyos ang isa sa inyo. Eh paano pag wala na yan? Sarado na mundo mo. Pag wala na yung anak mo, namatay na, sarado na mundo mo. Kaya nga sabi ng Panginoon, ibigin natin siya na higit sa lahat eh. Kasi mawala man ang lahat, pero nandoon ang Panginoon, buhay na buhay tayo. Amen. Sa buhay natin ngayon kasi, nauubusan tayo ng pasensya, ng tiyaga eh. Palibhasa lahat ng bagay instant. Instant noodle, instant sinigang, instant. Kaya nga buhay ng tao, instant na eh. Dahil punong-puno tayo ng instant ng mga chemical sa katawan eh. Nawala na yung pagtsatsaga sa atin. Hindi ka mukha ng mga panahon ng lolo't lola natin. Bago ka makaluto ng sinigang na baboy o sinigang na anuman yan, punta ka pa ng puno ng sampalok, akitin mo pa yung sampalok, pipigain mo pa, lalaga mo pa isang palok, pipigain mo pa bago mo pa mahigop yung maasim-asim na sinigang. Eh ngayon, bili ka lang, no? 10 piso, 20 pesos, ayun na. Nawala na, no? Oo, fast technology tayo ngayon. Eh, nagiging fast na rin yung buhay natin. Fast food, oh. Nagiging fast na rin ang buhay natin. Kaya nga hindi lahat ng ginagawa at nakikita natin sa social media, dapat nating tularan. Kaya dapat busog tayo sa salita ng Panginoon kasi nire-remind tayo. Kapag tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, hindi tinitingnan ng Diyos na, teka, nakikinig si doktor, nakikinig si attorney, nakikinig si teacher, ay nakikinig yung presidente, ay nakikinig yung basurero. Hindi. Tinitingnan ng Diyos yung puso natin, paano natin tinatanggap ang kanyang pangaral bilang isang ama. Kasi malalaki na tayo eh. Alam na natin yung tama at mali. Pero usually, pipili natin mali. Bakit? Kasi yun ang will natin eh. Yun ang gusto natin eh. Hindi tayo sumusunod sa God's will. Kaya yung pagtitiis, nawawala. Amen? Kailangan natin ng wisdom, ng perseverance, sa pagsunod sa Panginoon para malabanan natin ang mga kahirapan at pag-uusig natin ngayon sa buhay. Ano ba yung pag-uusig mo ngayon sa buhay mo? Ano ba yung nagpapahirap ngayon sa buhay mo? Hindi ba yung kayang isolve ng Diyos kasama ka? Wala bang imposible sa Diyos? O baka naman talagang nakafocus ka lang doon, hindi sa Diyos. Amen? Kasi maraming magagawang himala ang Diyos sa ating buhay.
hindi lang yung mga physical healing. Nakakita ang bulag, nakalakad ang pilay. The greatest miracle is yung pag yung taong masama ay nagbalik loob sa Diyos. Tinalikuran niya ang kanyang mga kahinaan. Yan ang totoong miracle. Yung mga kapitbahay mo na nakita mo walang ginawa kundi araw-araw magmura, magpag-away. Pag isang araw makikita mo, nagsisimba, nagbabasa ng Bible, niyayaya ka pa sa prayer meeting. Yan ang totoong himala na gustong makita ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kasi kulang na kulang tayo dun eh. Amen. Bawat isa sa atin pwede maging santo. Ang mga santo na kung saan ibigay ang kanilang buhay para sa Diyos. Mamatay na sila physically basta sa Diyos sila. Faithful sila. Yung tinatawag na a good and a faithful servant. Ako, ikaw, pwede tayong maging santo. In a way, na kaya natin i-give up lahat ng ating mga kahinaan, lahat ng ating mga kasalanan, huwag lang mawala ang Diyos sa atin. Kaya nga sa dinami-dami ng utos ng Panginoon sa Bible, ano ba yung number one na utos niya? Para mapaglabanan natin itong mga kahinaan natin, mga kahirapan natin sa buhay, mga pag-uusin natin sa buhay. Love God above all with all your heart, soul, strength, mind. Yung isang utos lang na yon, yung ibigin mo ang Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip, lakas, sold na lahat ng utos ng Panginoon. Kaya na natin sundin lahat yan sa tulong niya. Sa tulong niya ha. Kasi pag walang tulong ang Panginoon, hindi talaga natin kaya. Kasi pag mahal mo ang Diyos, hindi mo nagagawin yan eh. Kung mahal mo ang Diyos, hindi mo ipagpapalit ang Diyos sa kapangyarihang korupsyon. Hindi mo pagpapalit ang... Minsan sa buhay natin, kapag tayo gustong magkasala, pinipipili lang tayo ng Diyos eh. Diyos o kayamanan, Diyos o bisyo, Diyos o maghihiganti ka, Diyos o magpapatawad ka, o hindi ka magpapatawad. Amen. Hindi naman sinungaling ang salita ng Panginoon eh. Kapag sinabi ng Diyos na magpatawad ka. Kasi alam nyo, yung galit, kapag hindi mo yan inalis sa puso mo, ikaw ang unang nabibigatan. Alam mo yon, yung parang kang may hawak na bola, ipupukol mo sa pader, di ba yung bola, pupukol mo sa pader, sa palagay natin may mga 30 hakbang ka mula doon sa pader. Ipukol mo yung bola. Anong tendency ng bola? Babalik yung bola sa'yo. Ganun ang galit kapag inaalagaan natin. Eh katutusin, ang Diyos dapat sumpa na tayo eh. Magalit na sa atin eh. Dahil magkakasala tayo, hingin ng tawad, magkakasala, hingin ng tawad. Pero pag tayo nahihininga ng tawad, at kailangan natin patawarin yung ating kapwa, di natin maibigay. Kahirapan yan. Pinapahirapan natin ang ating mga sarili. Subukan mong tanggalin lahat ng negativity sa utak mo, sa puso mo. Pinalaya mo yung sarili. Actually, nahihirapan tayo sa buhay natin kasi tayo naglalagay ng tanikala sa ating mga kamay. Spiritually. Amen. Tandaan natin, kapag hindi tayo nagpapatawad nating kapwa, never ever tayong papatawarin ng Diyos sa lahat ng ating pagkakasala. But of course, pag tayo nagpatawad sa ating kapwa, forgive and forget. Pag pinatawad mo na, tapos na ang kwento, bigyan mo uli ng pagkakataon. At yung mga taong nagkakasala sa atin, huwag tayong magalit sa kanila. Maawa tayo sa kanila, kamukha ng habag na ibinibigay sa atin ni Kristo kapag tayo nagkakasala at humihingi ng kapatawaran. Kasi meron silang sakit na espiritual. Magagalitin yung asawa mo, yung anak mo, may sakit na espiritual yan. Nag-a-addict, nagbibisyo, may sakit na espiritual yan. Kinakahabagan yan, nauunawaan. Hindi yung gumagawa na nga ng masama, kumurahin mo, kumbulyawan mo, kung pag-isipan mo. Nagiging judgmental tayo niyan. Ang trabaho lang natin ay sumunod sa utos ng Panginoon. Just to say yes. No comment, no complaints. Trabaho ng Diyos ang magparusa. Trabaho ng Diyos ang maghusga. Amen. Kaya tayo punong-puno ng negativity.
Sabi po sa Filipos chapter 4 verse 8, dapat maging laman ng inyong isip mga bagay na marangal, matuwid, malinis, kapuri-puri, sa madaling salita, be positive. What is the use of being negative? Wala, bibigat lang yung problema mo. Be positive, turn it to positive. Kung nag-positive ka na ng pag-iisip, negative pa rin ang naging resulta, at least naging positive ka. Minsan tayo din ang gumukuha ng batong ipupukpok natin sa ating ulo eh. Kahit hindi tayo maka-recover sa ating problema. Yung problema natin some 10 years ago hanggang ngayon, problema pa rin natin. Kung tutusin tayo may problema, hindi naman yung kapwa natin eh. Kung nakakilala na tayo sa Diyos, tayo dapat yung nag-a-adjust sa ating kapwa. Kung naiinis ka sa kapwa mo, ikaw yung mag-adjust. Kasi hindi mo siya mababago eh. Hindi mo mababago ang kapwa mo. Pwede ka magpakita ng halimbawa, pero yung kapwa mo siya ang magde-decide kung magbabago siya. Kaya kung nahihirapan kang makisama, ikaw may problema. Tayo may problema. Amen. Tayo ang mag-adjust. Kung nag-aaway kayo, laging mag-asawa, ikaw mag-adjust. Kasi ikaw nakakilala sa Diyos eh. Amen. At huwag tayo magsawang manalangin. Amen. Lord, baguhin mo po ang aking sa actually sa pananalangin, una mo ipanalangin sarili mo eh. Lord, ito ngayon ang problema ko. Ito, hirap na hirap ako sa buhay, Lord, sa pera, sa relasyon. 'Di ba? Bigyan tayo ng lakas ng loob ng Panginoon. Marami pang darating na persecution, kahirapan sa mundo. Ano nga 'di ba? Lindol, sunog, tsunami, bagyo. Hindi pa, laganap na yan. Naranasan natin mga tao yan. Pandemic, COVID, mga salot. Pero ang buti ng Panginoon. Kung tayong mga tao sa panahon na ito ay napakasama, ginuno ng Diyos ang mundo nung una sa panahon ni Noah, ang kasalanan ngayon, sobra-sobra grabe. Kung i-compare mo yung kasalanan sa panahon ni Noah na ginunaw ng Diyos ang mundo, pagpaglagay natin, i-rate natin ng 1 to 10, maaaring nung time na siya, siyempre konti pa tao na, no? Wala pa mga fast technology. Siguro, palagay natin, naka-8 na. Sabi ng Panginoon, nakaka-8 na kayo, ha? From 1 to 10, na gugunawin ko na yung mundo. Sa unang paggunaw. Eh ngayon, yung muling pagbabalik ng Panginoon, sa palagay nyo ba, marerate pa ni Lord ng 1 to 10 yung kasalanan, mga kasalanan natin ngayon? More than 10 na tayo. Evil generation na tayo ngayon. Kasi, very fast na eh. Isang pindot na lang ang paggawa ng kasalanan eh. Nagagamit na yung social media eh. Iba-iba kasalanan ngayon. Talagang anak, sariling anak, nire-rape. Asawa, chinachap-chap. Ano pa yung mga nababalitaan natin? Yung lalaki sa lalaki, babae sa babae. Yung tipong, abortion. Amen. Mga kasalanan, oo, ginagawa din mo. Pero iba ngayon, kasi mas mabilis ang pag-spread ng kasalanan. Pero tingnan mo, oo, hanggang ngayon buhay pa tayo. Hanggang ngayon hindi pa dumadating ang Panginoong Jesus. Kasi naiintindihan niya tayo eh. Habang buhay tayo, yung hirap na meron ka ngayon sa puso mo, alam niya ng Panginoong Jesus. Kaya nga, di ba, lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal at pagpapahingahin ko kayo. Eh sa sinong nilalapitan natin kapag tayo ay pagod na, kapag tayo ay stress na, kapag tayo ay depressed na? Amen. Yung nilalapitan ba natin, nakakapagbigay ba ng panandali ang solusyon? Yes, maybe. Pero hindi talaga yun ang solusyon na gusto ng Panginoon. Because our body is a temple of the Holy Spirit. Amen. Kapag tayo gumagawa ng kasalanan, nawawala yung Holy Spirit, bad spirit ang pumapalit. Ang hari ng sanlibutan ay si Satanas. Kaya, laganap ang kasamaan sa mundo. Ano pong sabi dito sa mabuting madalita? Yun nga, sabi nga, di ba? Huwag kayong mabalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili.
sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan ng pananalitang kaya, hindi kayang tutulan o pabulaan ng sinuman. Ibig sabihin nito, tayo po, kapag tayo ay nasa Panginoon, action speaks louder than words. Kita yan sa kilos mo. At syempre, pag sa Panginoon ka, yung pananalita mo. Amen. Yung nag-glorify ang Diyos. Kasi husgahan din tayo ng Panginoon according to what we say. Kaya nga, di ba, isa sa mga utos ng Diyos, yung huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa hindi, do not say the name of the Lord in vain. Huwag natin gagawin yan. Yung sasabihin mo, sa biruan, yung Diyos ko, yung salitang langit, kasalanan po yan. Kasi banal ang langit, banal ang salita ng Panginoon, ang pangalan ng Panginoon. Kasi sa atin, ang gustong makita ni Lord, wisdom, hindi talino. Dahil sa panahon na ito, sa sobrang talino ng tao, mga scientists, gusto na nilang higitan ng Diyos. Ang Diyos lang ang lumilikha ng tao, tingnan mo ngayon. Diba? Gusto na ng tao na mga sensya na may mga aparato na gagamitin para makalikha ng tao. Eh, parang si Lucifer, Satanas. Kaya gandagad ang anghel sa lahat ng mga anghel. Pero ano, yung pride. Gusto niya maging kawangis o katulad ng Diyos. Eh, ganun din na nangyayari sa atin sa panahon na ito. Sinabi ng pag babae ka, babae ka. Di ba, merong mga babae gusto nila magpapalit ng, magkaroon ng sex change. Eh, paano yan? Sa paghuhusga, pagharap sa Diyos. Baka hindi tayo makilala. Si Maria ka, pagdating doon mo, mukha kang si Mario. Ibang mga tao, ginagamit nila yung talino for their own sake. Hindi na nalang iniisip na, teka muna, baka natatapakan ko na ang ano ng Diyos. Amen. Actually, tayo, araw-araw nagbibigay ng pahirap sa Panginoon eh. Araw-araw natin inuusig ang Diyos. Para tayo yung mga panahon na si Kristo ay nakapako sa krus. Diba? Yung nagsisigaw ang mga tao pala na sabi, ipako, ipako, ipako si Kristo. Ganyan tayo pag gumagawa tayo ng kasalanan. Parang tayo yung humahampas sa Kanya, yung nagpapasa siya ng krus, sa papunta sa bundok ng Kalbaryo. Inuusig natin ng Panginoon. Eh, hindi naman dapat ganun. Eh, para, mas masahol tayo ngayon eh. Bakit? Nung panahon ng Panginoong Jesus, maraming tao na hindi naniniwala siya ay anak ng Diyos eh. Pero maraming umusig sa Kanya. Eh, pero sa panahon natin ngayon, alam na natin na siya ay anak ng Diyos. Pero patuloy pa rin tayong umusig sa Kanya. Inuusig natin siya in a way na alam na natin yung Kanyang utos, pero hindi natin siya sinusunod. Para tayong nagiging judgmental in a way na may sarili tayong katwiran. Eh, gagawin ko to eh. Wala akong tinatapakang tao eh. Gusto ko to eh. Hanggat meron tayong sinasabing ko, ako, ibig sabihin, nakafocus tayo sa gusto natin, hindi sa boss natin. Ang gusto ng Panginoon, sundin natin kung anong gusto niya. No matter what, kahit buhay pa natin, kahit gusto pa natin. Yung tipong, not my will, but your will be done, my Lord. Hindi na ba rin, Lord, gusto ko mag-abroad, pero kung ayaw mo, okay lang, Lord. Lord, gusto ko to, pero ayaw mo, okay lang. Ganun po ang gusto ng Panginoon. Para yung mga kahirapan, di ba? Kaya natin. At saka huwag po tayo matakot kapag may problema, kasi dinadalisay ng Diyos ang ating pananampalataya. Ang ginto ay dinadalisay sa apoy upang malaman kung ito'y tunay. Kailangan mas challenge sa atin ang problema. Lord, may problema ako ngayon ha, pero kakayanin ko to kasi kasama kita. Di ba hindi ka na natataranta, hindi ka na na-depress, hindi ka na na-stress kapag may problema ka? Kasi alam mo, this is a test. Para examination, na kung tutusin, open book na eh. Yung Bible, eh, nandun na yung sagot eh. We should pass. Kailangan natin mapagtagumpayan. Amen. Yung pag may problema, hindi na siya problema. Ano na siya, hindi mo na siyang, actually, iwasan nyo na yung paggamit ng salitang problema eh, pag may hiniharap kayong trials eh. Pag ano na lang yan, parang test paper na, oops, ganito ang gagawin mo. Ano yung sasagot mo? Open book na. Ang teacher natin, the best teacher natin, si God. Amen. Huwasgahan naman tayo ng Panginoon according to kung anong ginagawa natin eh. Hindi yung kung anong meron tayo.
sapagkat ang katalinuhan ng tao ay kabubuhan, kamangmangan sa harap ng Diyos. Ang kayamanan ng tao, kung naman niya ginagamit to glorify God, ay karukhaan sa harap ng Diyos. Lahat tayo may pagmamalaki sa Panginoon. Lahat ang meron tayo, ultimo butas na medyas, galing sa Kanya. Pinapahinam lang. Amen. Huwag tayong panghinaan ng loob. Ano man ang problema natin ngayon? Tularan natin si Job. Very blessed sa pamilya, sa kabuhayan, sa mga hayop, mga alipin. Pero inalaw ng Diyos na siya'y subukin ni Satanas. Sabi kasi ni Satanas, oh, kaya lang yung sumasamba sa'yo kasi binibless mo. Ang galing mo yung mga blessing niya. Tingnan natin kung sambahin ka pa niyan. E di nangyari. Namatay yung mga anak niya, nasunog yung kanyang mga ari-arian, pati mga kaibigan niya nawala. Nagkaroon pa siya ng sakit na nakakadiri mula ulo hanggang paa, ang baho. Iwanan talaga siya. Ultimo asawa niya, sinabi sa kanya, layuan mo na yan, iwanan mo na yan, Diyos mo, pinaparusahan ka. Pero hindi iniwanan ni Job ang Diyos. Tayo, kapag nawala ba yung mga bagay na ini-enjoy natin ngayon, sa Diyos pa rin ba tayo? O isusumpa na natin ang Panginoon na, Lord, bakit namatayin ako ng ganito? Bakit namatay yung ganito? Ba't nalugi yung negosyo ko? E naglilingkod naman ako sa'yo. Amen. Sa panahon ng pagsubok, doon nakikita ng Diyos kung tayo ay faithful. Sa panahon ng tukso, doon nakikita ng Diyos kung tayo ay malakas. O sa panahon ng pagsubok, bumibigay tayo. Tumatalikod tayo sa Panginoon. Parang, Lord, kapit muna sa patalim, ha? Kailangan ko ng pera, papatay muna ako ng tao, Lord, ha? Hindi ba? Hindi natin kumbaga kasi ang isipan ng tao, very limited lang eh, kahit ikaw pa yung pinakamatalinong tao. Pero pag nasa Panginoon ka, unlimited ang pwedeng ibigay sa'yo ni Lord na resources para masolve mo yung problem mo. Actually, hindi naman yung problem eh, mismo ang problema natin eh. Kasi may mga bagay tayong hinihingi sa Diyos na problema natin na hindi nasasagot. Halimbawa, may sakit yung anak mo, pinagdasal mo sa Panginoon, Lord, pagalingin mo na yung anak ko. Eh, hindi gumaling, namatay pa rin. Alam mo kung ano ang talagang naging solusyon sa problema mo? Yung, Lord, thank you po, kahit namatay yung anak ko, thank you sa mga pagkakataong pinahiram mo siya sa akin, nakasama ko siya, pinaranas mo sa akin maging nanay. Yung pagpapasalamat, yung pag-asa, hindi nawala, yung tiwala, yun ang mismo solusyon sa problema. Amen. Hindi yung pag meron tayong problema, lumalayo tayo sa Diyos. Dapat nga mas may problema tayo, mas lumapit tayo sa Kanya eh. Kasi wala naman tayo masasabihin ng problema natin 100% eh. Kahit na sa pare, kapag nagko-confess ka eh, minsan meron ka pang tinatago, nahihiya ka eh. Pero sa Diyos, masasabi natin ang lahat. Kailangan lang natin palakasin ang ating espiritu ng malakas na malakas. Upang sa ganun, pag nandyan yung problema, kinakaya natin sa tulong ng Panginoon. Amen. Tandaan natin ha. Ito, paborito ko tong Bible verse. 1 Corinto chapter 10 verse 13. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos, pagdating ng pagsubok, bibigyan kayo ng lakas upang mapagtagumpayan ito. Never ever magbibigay ang Diyos ng problema na magkautang ang isang pulubi ng 1,000,000 kasi hindi match yun sa Kanya. Lahat ng meron tayo ngayong problema, kaya natin yan. Yung problema mo sa asawa mo, problema mo sa trabaho mo, problema mo sa sarili mo, hindi lang ikaw nakaranas niyan. May problema, di kamukha ng problema mo. Mas grabe pa nga eh. Pero ano sabi ng Panginoon? I am a God. I am a faithful God. I will give you strength pagdating ng problema. Amen. Hinaharap ang problema with a joyful heart. Happiness is a choice.
Ang hirap na ng buhay, mahirap pa ang kalooban. Eh ano na mangyayari? Isang mayaman ng Diyos, napakayaman ng Diyos sa joy, sa kagalakan, sa pag-ibig. Libre, priceless, hindi binibili. Libre ng umiti, hoy, mag-smile ka naman. Libre ang hangin. Maraming libre, pero priceless mula sa Panginoon. Libre ang kapayapaan. Pero tinatanggihan natin. Bakit? Nakafocus tayo sa damdamin natin. The secret of happiness, the secret of life is being thankful. Gratitude. Huwag tayong tumulad sa mga Israelita na inilabas na nga, iniligtas na nga ng Diyos mula sa pagkaalipin sa Ehipto, reklamo pa rin ang reklamo. Bakit di natin practicein ang sarili natin na thank you Lord, no? Meron akong nakakakonsumi na anak, nakakakonsumi na asawa, lasinggerong asawa, adik na anak. Thank you Lord, meron akong ganyan. Kasi dahil sa kanila, lumakas ang pananampalataya ko, humaba yung pasensya ko. See? Ang mga pagsubok kung tutusin, binibigyan tayo ng lakas ng loob niyan. Kaya kailangan natin lagi nakakarinig ng salita ng Panginoon. Kasi yun ang maintenance natin eh. Yun ang vitamins natin eh. Na kapag may umaaway sa'yo, teka, sabi ng salita ng Diyos, wag mong gantihan ng masama ang masama. Kundi gantihan mo ng mabuti ang masama. Na kapag ikaw ay sinaktan ng kapwa mo, may galit ka, anong sabi? Patawarin mo. Actually, kung magiging masunurin lang tayo sa pagsunod ng salita ng Diyos, walang problema. Baka mamay, ikaw pa nga maghanap ng problema. Lord, ano pa problema? Parang wala yata ngayon, Lord, ah. Bakit? Kasi sanay ka na eh. Accepted mo na na ang buhay talagang walang tao na walang problema. Walang paghihirap. Amen. Mapalit ka nga eh. Nakakain ka 3 beses ang araw. Yung iba nga ang ating kapwa eh. Kakatok pa sa kotse mo eh. Hihilahin pa yung damit mo eh. Hihingi lang ng piso. Pinmamarupot maramot ang panga natin eh. Daming dapat ipagpasalamat sa Diyos. Itong araw lang na ito, napakadami. So, ito problema. Ang problema. Problema lang yan. Mas malaki ang Diyos ko dyan. Sa panahon na ito, na mahirap na ang buhay, huwag na natin dagdagan na mahirap pa yung kalooban natin. Amen. Sabi ko nga sa inyo, ilang taon lang ba ibibigay sa atin ng Diyos na mabuhay sa mundo? 60 years old, 70, 80, 90, wala namang nakakaabot ngayon ng 200 years old eh. Sayang ang bawat araw, biyaya ng Diyos. Yung bang nagising tayo kaninang umaga? Amen. Nagising ka na walang pera, pasalamat ka para sa Panginoon. Kasi ginising ka eh. Kung tutusin nung tulog tayo, ulit-ulit ko na sinasabi eh. Kung gaano kabuti ang Diyos eh. Pag tulog tayo, hindi na natin hawak ang free will natin. Ang Diyos na magsasabi na ito, gigisingin ko si ganito, gigisingin ko si ganyan. E gising tayo ngayon eh. Ginig ka pa nga ng live ng Tuesday Gospel eh. Ibig sabihin, may solusyon yung problema natin. E kung namatay tayo kanina, hindi na tayo nagising, e namatay tayong may galit, paano na pagharap natin sa Panginoon? Amen. Sometimes, magandang pagnilayan yung universal rule eh. Huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa iyo. Ayaw nating nagagalit sa atin ang kapwa natin, huwag nating galitin. Ayaw nating ninanakawan tayo, huwag nating nakawin ng iba. Kaya nagkakaproblema kasi greedy tayong mga tao eh. Alam mo yung greedy? Sakim tayo eh. Yung meron na gusto pa, more. Yung pinagkakatiwalaan tayo ng mga bagay dito, pamilya natin, buhay natin, kabuhayan natin, inangkin natin. Kaya tayo nagkakaroon ng problema at nahihirapan sa buhay. Kasi hindi natin binabalik sa Diyos. Tanggap lang ng tayo, tanggap, di tayo nagbibigay.
pag tumutulong tayo sa ating kapwa, hindi tayo yun. Wala tayong pagmamalaki. Kaya paraan lang ng Panginoon yung tulong sa atin. Yun yan. Mas maganda na sa panahon na tayo patay na, sa burol natin, makita tayo ng tao na yan. Namatay ang tao na yan, nakatulong sa kapwa, napakabuti. Yung pang tipong lahat ng umatin sa burol mo, nasa isip nila sa langit ka, kesa yung aata sila ng burol mo, ayan, nagpahirap yan sa buhay ko. Puro pag-uusig, puro pagre-reklamo. Ay, sa impyerno yan. Minsan doon pala, makikita mo na kung anong uri ng tao eh. Yung nakalibing eh, yung nakaburol eh. Amen, mahirap mamatay sa problema. Mahirap mamatay sa galit. Gusto mo ba na sa sobrang galit mo sa kapwa mo, na high blood ka, namatay ka? Alam mo, andyan naman yung nakahain naman ng kapayapaan. Piliin mo. Tayo din ang nagkikreate ng problema natin. Pero ang Diyos, nakakreate na ng solusyon sa bawat pag-uusig na meron tayo. Amen? At ang sabi pa rito sa mabuting balita, ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak, at mga kaibigan. Amen. Kapag tayo nakakilala sa Diyos, minsan, nagkakaroon ng problema sa isang pamilya. No? Minsan merong, sa isang pamilya lang, lima kayo, minsan merong Catholic, may iglesia, may sabadista, ang gulo na, no? Pagkatapos, may mga time sa buhay natin na dahil sa pananampalataya natin sa Diyos, yung malapit sa buhay natin, nagiging kaaway natin, hindi nagkakasundo sa mga faith. Amen. Kapupuotan tayo ng ating kapwa dahil sa Diyos. Kapupuotan, sabi nga ng Panginoon, kapupuotan kayo lahat dahil sa akin. Barkada mo dati, happy-happy kayo, inum-inuman, kahit linggo, hindi nagsisimba, inum-inuman. Eh, nakakilala ka sa Diyos. Mabibwis sa'yo yung mga barkada mo. Oh, hindi ka na ha? Nag-change ka na, hindi ka na kamukha ng dati ha? Kapupuotan means, may mga bagay na maiinis sa'yo yung kapwa mo. Or, mismo ikaw sa sarili mo. Kailangan mong kapuotan ang kasalanan. Ang kasalanan hindi minamahal. Dapat napupuot tayo. Hindi natin, ibig sabihin eh, dati-dati pag kakaroon tayo ng kasalanan, imbang parang happy-happy lang, barka-barkada lang, pero nung tinalikuran natin yung kasalanan, ayaw na natin gawin, napupuot na tayo, ayoko na niya, ayoko na ng bisyo na yan, ayoko na yung magalit, ayoko na, napupuot na tayo. Kasi nga, mahal naman talaga tayo ng Diyos eh. Lahat tayong makasalanan eh. Ang napupuot lang ang Diyos doon sa kasalanan ng ginagawa natin. Amen? Kasi ayaw niya yun eh. Kasi ang Diyos ay banal. Amen? At ang pinakamaganda sa gospel ngayon, yung bandang huli. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Ayun na yun. Sino gusto dito ang mapunta sa langit? Ano ang bunga ng pagtitiis? Eternal life. Naiinis ka man sa asawa mo, naiinis ka sa anak mo, naiinis ka sa kapitbahay nyo, pero nagpapatuloy ka na magpapasensya, magpatawad, may premyo yan. May reward yan. Eternal life. Higit pa yan sa nanalo sa loto. Higit pa yan sa ikaw yung pinakamayamang tao sa mundo. Yan ang pagkamithiin natin. Ang kayamanan sa langit, hindi ang kayamanan sa mundo. Yung kayamanan sa mundo, extra na lang blessing ni Lord yan. Extra na lang yan. Kaya nga ibigin mo ang Diyos na higit sa lahat eh. Kasi alam nyo kapatid, ang Diyos, ang gusto niya, ibigin natin siya nang siya lang. Kaya nga love God above all eh. Hindi sinabi ng Diyos na ibigin mo ako, gawin mo akong number one sa buhay mo, ha? Sabi nga ni Sharon, pag may, ayoko ng number one, kasi pag may number one, may number two, number three, number four, o, diba? Siya lang. Kaya dapat yung pag tinanong ka, sinong mahal mo? Si God lang.
Si God lang. Siya lang. Kasi God is a jealous God. Ngayon, tatanungin mo, eh paano naman yung anak ko, asawa ko, mga kaibigan ko? Kapag mahal mo ng Diyos nang siya lang, sinusunod mo siya. Kasi pag mahal mo ang Diyos, susundin mo siya eh. Hindi mo siya susuway, hindi mo siya sasaktan eh. May relasyon ka sa kanya. Pag you love God only, yung pagmamahal mo sa anak mo, asawa mo, is resulta na lang ng pag-ibig mo sa Diyos. The unconditional love of God, yun na lang, kaya ka na nagmamahal sa anak mo, sa asawa mo, kasi may foundation ka na ng love mo eh. Eh kung hindi mo mahal si Lord ng number one, mas mahal mo yung asawa mo, yung anak mo, yung trabaho mo, yung sarili mo. Tapos wala pa si Lord. Babagsak ka talaga sa mga kahirapan at pag-uusik dito sa mundo. Amen. Nakuha niyo yung message ni Lord. Pag number one tuloy. Ayokong gamitin salitang number one. Kapag si Lord talaga yung talagang, Lord, mawala na ang lahat, wag lang ikaw. Walang pag-uusik na hindi natin kakayanin. Amen. Kaya, pinagninilay tayo ng Panginoon sa mabuting balita. Pag tinanong ba sa atin ni Lord, mahal mo ba ako? We can say yes, pero nakikita ba sa buhay natin yung pagmamahal natin sa Diyos? O isang pagmamahal ang galing lang sa nguso, hindi sa puso? Kasi kung mahal talaga natin ng Diyos, dapat kilala natin ng Diyos. Dapat araw-araw, nagdadasal tayo sa Diyos. Pagising sa umaga, pasasalamat. Bago matulog, paghingi ng tawad. Kasi baka hindi na magising sa kinabukasan. Kung mahal natin ng Diyos, kilala natin siya. Kilala natin ang kanyang mga salita. Higit pa sa pagkakakilala natin sa mga mahal natin sa buhay. Amen. Yun ang kulang sa atin eh, sa panahon na ito, lalo na sa mga kabataan. Mas matagal sila sa mga gadgets, mas matagal sila sa mga idol na mga tao. Kulang na kulang sa Diyos. Kaya nga diba, sabi ng Biblia, palakihin natin ang ating mga anak sa aral ng Diyos. Para pag dumadating sa kanila yung mga kahirapan, pag-uusig, kahit wala ka sa tabi nila, malakas sila. Amen. Pag tayo nagbigay ng tulong, pag tayo nagbigay ng pagmamahal sa kapwa, wag na wag tayo mag-expect ng kapalit kasi masasaktan lang tayo. Kay kaibigan yan, kay boss mo yan, just give. Ayaw mo si Lord ang mag-reward. Kasi, ang hirap ng kalooban natin, masakit maramdaman yan eh. Pero alam natin na ang Diyos ang magbibigay sa atin ng gamot para tayo maging malumanay, magpatawad, magkaroon ng peace of mind. Nakahain sa everyday sa harapan natin yan. Just remember this, makinig ang may pandinig. May problema ka ngayon, nakahain ang peace of mind, ang love, the joy, the self-discipline, the self-control, the kindness, the goodness, choose. Pero kung may problema ka ngayon, mayroon din nakahain ng diablo. Yung wala kang peace of mind, yung magalit ka, wala ka ng self-control, yung maging salbahe ka. Amen. Magiging mahina lang tayo kasi hindi gusto po natin. Hindi natin kinakailangan matalino sa usapang ito. Kasi ang puso, ang ating espiritu, ang pinapakiusapan ng Diyos. Amen. Tandaan natin ang sabi sa Tesalonica, ipagpasalamat nyo ang lahat-lahat ng mga bagay sapagkat ito ang gusto ng Diyos. Kaya pag may problema ka, thank you Lord. May problema ka, thank you pa Lord. Stop complaining. Walang mangyayari. Be thankful. Okay? Pagpasalamat. Sandali lang yan. Ang mahalaga na pagtatagumpayan natin ang bawat kahirapan at pag-uusig. Kasi may pinagkukunan tayo ng lakas, ng inspirasyon. Gawin natin inspirasyon ng Diyos, hindi ang tao, hindi ang pangyayari, hindi ang bagay, hindi ang sarili natin.
Amen. Kahit gano'ng kakayaman, kung wala kang peace of mind, walang magagawa ang pera mo. Kahit 10 pang security guard yung kunin mo, bodyguard, para huwag ka lang kidnapin, huwag kang nakawan. Eh kung isa ka lang mahirap, kubo ang bahay mo, bukas pa yung bintana at saka yung pinto, pero may peace of mind ka. Alam mo na kahit mahirap ka lang, nandun ang Diyos. Kasi nga, ang totoo talaga naman kayamanan ng Panginoon eh. Sa totoo lang po, no? Sharing, o sige, sa akin na lang. Sabi ko nga, nakilala ko ang Diyos 2002 hanggang 2023. Naging maayos ba yung relasyon ko sa Kanya? Ups and downs din yan. Minsan nagkakasala, minsan, hindi ba? Pero ang kainaman sa paglapit sa Panginoon, naging aware ka na, Lord, ah, nandito na ako, nagkakasala ako, tulungan mo po ako. Hindi ba? Importante yung at andun ka eh. Nasa presensya ka ng Panginoon eh. Magkasala ka man, nalalaman mo kung paano ka hingi ng tulong sa Panginoon. Kasi, hindi lang porke lumapit ka, tagbalit loob ko sa Diyos, eh bed of roses na. Hindi. Pag lumapit ka sa Panginoon, ang daming pagkahirapan eh, daming pag-uusig eh. Number one mo ng kalaban dyan, sarili mo eh. Iiwan mo yung mga nakakapagpasaya sa'yo, kapalit ng pagsunod sa Panginoon. Lahat. Wala kang ititira para sa Diyos. Amen. Kaya dapat lamang na gamitin natin yung ating espiritu. I-activate natin. Kasi yung body natin, ano na ba? Kumain ng almusal, tanghalian, merienda, hapunan, baka nag-midnight snack ka pa. Yung katawan natin, mayroon tayong vitamins. Yung katawang lupa natin, baka nag-exercise na tayo. Yung katawang lupa natin, kung ano na yung mga pampalakas para hindi tayo magkasakit. What about our soul? What about our spirit? Ano ang ginagawa natin para mapalakas? Ayun ang mahalaga. Because Jesus will come anytime na parang magnanakaw. Ang magnanakaw, hindi nagpapaalam. Bigla na lang susulpot. Paano kung abutan tayo ng second coming? Or ng last coming? Or ng kamatayan natin? Gusto mo bang humarap sa Diyos na may galit? Gusto mo bang humarap sa Diyos na problematic na problematika? O humarap tayo sa Diyos na nasasabik tayo na makita siya? Ang langit, 2 Corinto chapter 2 verse 9. Hindi pa nakita ng mata, hindi pa nakita ng mata, hindi pa narinig ng tenga, hindi pa sumagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos para sa mga totoong umiibig sa Kanya. Ganyan kaganda ang langit. Surprise! Kaya nga yung pagtitiis na ginagawa mo ngayon, nagpapatawad ka, pinagtitiisan mo yung masama ugali ng kasama mo sa bahay, yung pagtitiis mo, may reward nga yan. Hindi ka talo dyan. Hindi ka api dyan. Eternal life ang ano dyan. Amen. Lahat ng pagtitiis, may bungang maganda yan. Nakapagtiis ang Panginoong Jesus eh. Tayo pa kaya? Kaya natin yan. Pinapalakas tayo ng salita ng Panginoon. Kaya itong Facebook live na ito, everyday to, Monday to Saturday, alas 6 ng gabi, pag Sunday, alas 6 ng umaga. Kasi nga, everyday, kailangan natin ang salita ng Panginoon. Hindi pag Sunday lang. Hindi yung, Sunday lang ako magsisimba kasi yun lang ang sabi sa utos eh. Pangilin mo ang araw ng pamay. Hindi, everyday. Kasi everyday nagkakasala tayo. Everyday nagkakaproblema tayo. Kaya kailangan tayo ma-remind ng salita ng Panginoon. Sapagkat, mawawala ang lahat dito sa mundo. Lahat ng kinahihumalingan natin. Pero ni isang salita ng Diyos, hindi maglalaho. Gospel yan kahapon. Yung pagkawasak ng templo. Na ano ba yung mga templo sa buhay natin na kinababaliwan natin? Kasikatan ba yan? Pera ba yan? Wawasakin yan dapat. Wawasakin dapat natin yan. Kapalit ng templo. The temple of our body should be the Holy Spirit. Amen. Kaya huwag kang magtataka kung bakit kung kailan ka lumalapit sa Diyos, mas lalo kang lalapitan ng demonyo. Hindi ka mukha nung wala ka sa Panginoon, ay,
palalapitan ng demonyo, ibarkada ka na niya. Ay, sige. Pero pag lumalapit ka sa Panginoon, ay, lalapitan ka niyan. Kaya nga dapat, nagdadasal tayo. Kasi pag lumalapit ang demonyo, at narinig niya nagdadasal tayo, lumalayo yan. At ang pinakamagandang sikreto, actually, yun ang sikreto, technique sa paglayo sa tukso, ay ang kamukha ng ginawa ng Panginoong Jesus sa ilang. Tinukso siya ng 3 beses. Anong lagi niya sabi? Ang sinabi ng demonyo na, gawin mong tinapay ang bato. Anong sabi ng Panginoong Jesus? Hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi mula sa libing ng Diyos. Amen? Kahirapan yun, yung mga time na yun, hirap na hirap ang Panginoon, gutom na gutom, 40 days, 40 nights. Pero lagi niya sinasagot, salita ng Diyos. Ganon din tayo. May problema ka ngayon sa pamilya mo, salita ng Diyos. May problema ka sa salita ng Diyos. Because the Word of God is powerful. Like what God the Father did na nilikha niya ang mundo, magkaroon ng liwanag, ng araw, magkaroon ng mga hayop, sa himpapawid, sa dagat, sa lupa, halaman, araw, gabi, buwan, bituin, nilikha niya ang tao, at katapos niya maglikha, ano sabi niya? It was good. Natuwa, nag-joy, may joy ang Diyos nung nilikha niya ang lahat. Tapos tayo, hindi tayo nagtutuwa, hindi tayo nagkakaroon ng kagalakan. Amen. Hindi naman sinasabi ng Panginoon na exempted na tayo sa problema pag lumapit tayo sa Kanya. Ang problema, vitamins yan, spiritual vitamins, pinapalakas ang immune system natin spiritually sa paglaban sa mga tukso na dinadala ng Diablo para tayo magkasala. Ang mahalaga naman kasi yung ngayon eh, hindi yung kahapon. Eh, mabait ka nga kahapon, salbahay ka naman ngayon, tapos dumating ng Panginoong Jesus, di, husgahan ka kung ano ka ngayon. Eh, kung salbahay ka noon, humingi ka na kapatawaran, nagpakabuti ka ngayong araw na ito. Para kayong magnanakaw doon sa kalbaryo na, di ba si Jesus sa Kapakos may 2 magnanakaw sa kanan at sa kaliwa? Anong sabi nung isa? Nililibak niya ang Panginoong Jesus. Sabi niya, sige, kung talagang Diyos ka, anak ka ng Diyos, pabababayin mo tayo dito, ligtas mo tayo. Pero sabi ng isang magnanakaw, uy, huwag mong ganyanin ang Panginoon. At anong sabi niya, Panginoon, kapag nasa paraiso ka na, sama mo ko. At ang sabi ng Panginoon, sige, ngayon din sasama kita sa paradise. Importante na we always do our best. Kailangan nga, each day, tinuturing natin last day eh, pero we have to do our best. Amen. Kapag ang problema, dinadala mo na may kagalakan, pag may problema, nagpapasalamat ka na sa Diyos, ibig sabihin, mahal mo na ang Diyos. Hindi mo na mahal yung sarili mo in a way na mas binibigyan mo ng kaluguran ang Panginoon. Amen. Sa inyong pagtitiis, tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Sige, tis-tis lang. Tis-tis lang. Ay, andiyan naman ang Diyos eh. Hindi ba? Tis-tis lang. Kung kapalit naman yun, ay buhay na walang hanggan, ay magtitis na ako. Mahirapan na ako ng 70 years old, 70 years, 80 years, 100 years sa konsumisyon, matitiis na ako. Kung kapalit naman yung buhay na walang hanggan. Di ko ba? Titiis ka nga ang pumila sa pagkahaba-haba na pila ng loto eh. Para tumaya, para manalo ng grand prize eh. Eh, kahit gano'n ba namang grand prize yan, maubos din yan. Baka nga maging masama pa ugali mo eh. Ugali natin, no? Ay, pa kaya pumila ka sa buhay na walang hanggan. Mindset. Paulit-ulit ko sinasabi. Ang totoong problema natin, ang totoong kahirapan at pag-uusig natin, paano tayo mapupunta sa langit? Paano masusulat ang ating pangalan sa Book of Life? Yan ang ating problema. Yan ang totoong problema. Kasi we are living in a warfare. Spiritual warfare. Digma ang spiritual tayo. Hindi lang natin nakikita. Ang nakikita natin yung digma sa Israel. Pero kung tutusin, lahat tayo, araw-araw may digma ang spiritual. Between good and evil. At yung kaluluwa. Yung nakataya.
Kaya kung naniniwala tayo sa Diyos, naniniwala tayo sa eternal life, naniniwala tayo sa impyerno, magbago na tayo ngayon. Ngayon, hindi bukas, ngayon. Para pagtulog natin mamaya, at hindi na tayo nagising, at ginawa tayo ni Lord, nakakaharap tayo sa Diyos na meron tayong bunga ng mga banal na espiritu. Amen. Nawa, napagnilaya natin, you know, na-touch ni Lord na yung mga tao ngayon nakikinig na may problema, mapagtanto nila na hindi yung problema, pero problema mo lang. Pero hanggat ang Diyos ang nasa puso natin, hindi na problema ang tawag dyan, kundi pang patatag. Isang problema na, sabi nga, kung kailan may problema, tsaka tayo nalalapit sa Diyos. Eh kung walang problema, hindi na tayo nalalapit sa Panginoon. Kailangan lamang talaga na tayo malakas, na talaga tayo nakakapunta sa Panginoon. Kasi, andiyan ang Panginoon para sa atin. Hindi naman tayo iiwanan ng Diyos eh. Tayo lang lagi umiiwan sa Kanya. Amen. Nagbinhi ang Diyos ngayon sa Facebook Live na ito. Batid niya ano yung mga nakakabigat sa kalooban natin, sa isipan natin, nakakapagdulos ng stress, ng depression sa buhay natin. Ngayon, alam na natin kung paano ito tutugunin. Kung paano tayo lalaban sa mga kahirapan at pag-uusig na darating pa. Ang solusyon, Panginoon, ang salita niya. Sapagkat ang salita ay Diyos at ang Diyos ay ang salita. Walang hindi nalikha kundi sa pamamagitan ng salita. Amen. Makapangyarihan ang salita ng Panginoon. Naniniwala ba kayo makapangyarihan ang salita ng Panginoon? Amen. Tuwing Linggo, lagi natin sinasabi yan bago mangumunyon. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, gagaling na ako. Eh, hindi lamang isang salita ang araw-araw na gospel eh. Gumaling na ba tayo sa ating mga kainaan? Amen. Sabi nga, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Maraming dahilan para tayo lumapit sa Panginoon. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ay yung lumalapit tayo na may kababaang loob. We are servant. We should be a good and a faithful servant. Wala tayo pagmamayabang sa Kanya. Nawa na sagot ng mabuting balita ang ating mga suliranin sa oras na ito. Amen. Tayo po ay magkaroon ng closing prayer. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo po kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kayong pahintulong sa tukso. Hadyan mo po kami sa lahat ng masama. Panginoon, maraming po salamat muli sa pagpapaalala mo na ano po man ang mga pagsubok o problema na dinadala namin sa mga oras na ito, ay maliit lamang ito kung ikukumpara namin sa pagiging malaki mong Diyos. Lord, dalangin ko po ang bawat nakikinig na may dinadalang mabigat na problema. Mapasakit man ito, problema sa pera, sa relasyon, sa pamilya, sa kapwa. Dalangin ko, Panginoon, na ipuin mo po sila at ipaunawa, bigyan ng karunungan na lahat ng problema ay may solusyon. Happiness is a choice. Nawa, mabatid namin na ikaw ang solusyon sa mga malibigat na dinadala namin, Panginoon. Sapagkat ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kagaanan sa lahat ng aming mga suliranin. Lord, nagdadasal po namin kapayapaan sa buong mundo, mga pag-uusig ng kahirapan na mapagtagumpayan namin sa pangalan mo. I pray sa mga may sakit sa aking tito. Pagalingin mo siya, Panginoon. I pray sa mga taong nahihirapan, may depression, may stress. I pray for them. I'm also asking for your prayer na bigyan ako ng good health. Nang malalim pong pananampalataya sa Diyos, I pray for my family. I pray for your family.
Panalangin natin ang buong mundo at patuloy ng mga hirap, physically, na makayanan. Lord, maraming kong salamat sa kabutihan mo, sa iyong mga salita. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw ay hindi nagbago noon, ngayon, at kahit kailan. Ipanalangin natin ang ating mga kaaway, ang ating mga sarili. Ipanalangin natin sa Panginoon na pagdating ng pagsubok, bigyan tayo ng lakas upang mapagtagumpayan ito. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahintulot na tayo subukin na higit sa ating makakaya. Ang Diyos ang mabuti, kailangan lang natin sumuko at magtiwala sa Kanya. Lord, isa lang mo kami bibigyan ng buhay. Nawa ang bawat araw ay punoy namin ng kagalakan, kapayapaan, pag-ibig, kabaitan, at hipigan sa sarili. Nawa ang katawan namin ito ay maging templo ng Espiritu. Ang lahat ng ito ay dalagin po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So, maraming pong salamat, no? Kumbaga, ang Panginoon ay nagbinhi. Sabi nga, ano bang klaseng lupa ang nagbinhinaan ng Lord? Matabang lupa ba? Dawagan? Batukan? Nawa ay matabang lupa para magbunga at manatili ang bunga. So, kung hindi nyo po naabutan ang umpisa ng Facebook Live na ito, ay pwede po kayong pumunta sa aking YouTube channel o sa aking Facebook account na Angelica Dorde. Pag sa YouTube po, pa-subscribe na lang po para someday sa YouTube naman po tayo mag-live para mas marami ang makarinig ng mabuting balita. At huwag po natin kakalimutang i-share ang gospel na ito. Sapagkat ang gospel na ito ay pagkaing spiritual na kung na-bless tayo, yung blessing, i-transfer natin sa iba. Pwede nyo i-post sa inyong timeline, sa GC nyo. Amen. Kasi utos din yan ng Diyos eh. Yan ay Great Commission na ipalaganap ang mabuting balita na napakadali ng gawin through social media. Amen. Pagpalain ng anak ko, nandito sa likod. Okay? Okay. So ngayon, kung gusto nyo meron kayong prayer request o Thanksgiving, pwede po nyo akong i-PM para isama ko po kayo sa closing prayer. Amen. Magtiwala tayo sa Diyos, no? Magaan lang yung problema, no? Ang problema yung, ang malaking problema kung mapupunta tayo sa impyerno. Yan ang malaking problema natin. Amen? And of course, handa na ba tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon anytime? Sana handa po tayo.
Amen. Kaya kung ano mang problema meron tayo ngayon, tawanan nyo lang yan, no? Pag nakita tao sa ano, no? Na mag-isa sa harap ng tao, mag-isa tuloy, sa harap ng tao ng parang ano, no? Sisiraan ng bait, no? Ay, ibig ko sabihin, pagkainin natin ang mga dalahin natin sa buhay sa pamamagitan ng tulong ng Panginoon. And of course, the Great Commission from Mateo 29:19, kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya napakahalaga na i-share natin ang gospel. Isa sa mga pagpapasalamat natin sa Panginoon na nagiging instrumento tayo sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Sapagkat yan naman ang naging trabaho o isa sa mga dahilan kung bakit ang Panginoong Jesus ay nagtatawang tao para ipalaganap ang mabuting balita. So, sa panahon natin ngayon, napakadali na yan. Amen? Glorabi ng Diyos ang November 30, 2023. Muli, iniimbitahan ko kayo alas 6 ng gabi para sa Thursday Gospel. Maraming maraming pong salamat.